ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tututyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumood siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, naggalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay, upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko? Ang katanungang ito ay isang hamon ng Panginoong Jesus para sa kanyang mga alagad na sumunod sa kanyang daan ng pag-aalay ng buhay para sa Diyos Ama at para sa sangkatauhan. Ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos ay isang pagtahak sa pagbibigay ng sarili. Magandang tanungin natin ang ating sarili. Hanggang saan ba ang kaya kong suungin para sa pagsunod ko sa Diyos? O gaano ba kalaki ang kaya kong ibigay sa Diyos? Sa mundong ating ginagalawan ngayon, tila lahat ng ating ginagawa ay kailangang may bayad na. Madalas, napapatanong tayo kung ano ba ang mapapala natin kung gagawin natin ang tama. Ano ba ang makukuha natin kung susunod tayo sa Diyos? Hindi pagiging makasarili ang pagsunod sa Diyos. Kung susunod tayo sa Diyos, huwag tayong mag-alala kung may mapapala tayo o wala. Sapagkat sa pagsunod pa lamang sa Diyos, ay makakamit na natin ang kaligayahang hindi kayang ibigay ng anumang material na bagay. Pagsasagawa. Balikan ang mga material na bagay, gawain o bisyo na pinanghahawakan mo hanggang ngayon. Kaya mo ba itong isuko para lamang makasunod sa Diyos?